Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga, sir. Magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Magandang umaga po at welcome back po sa Balitapatan, Colonel. Ito pong malaking ano to, no? Malaking insidente po ito. At pati ang Pangulo ng Pilipinas, si PBBM, nagsabi nga po na seryoso yung ginawang pagpapasahin papawid ng flares ng mga aircraft ng People's Liberation Army nito sa Baho de Masinloc. Ang tanong po ano po ang naging epekto nito sa ating mga aircraft na naging subject nitong paghahabol ng PLA? Sir Peter, no, noon ngang 8 August, no, yung ating Philippine Air Force 212i aircraft, nagko-conduct po siya ng routine, no, na regular kasi natin ito kinakonduct, itong maritime patrols natin. Mm-hmm. So it was flying over Baho de Masinloc when two aircraft from the Philippine, from the PLA Air Force, no, nag-execute sila ng dangerous maneuvers and nag-drop sila ng flare sa path ng ating NC212i. Itong incidenteng ito, nag-pose ito ng threat sa aircraft and sa crew nito, no, sa ating mga piloto. Nag-interfere ito sa lawful flight operations in airspace. Ito kasi ay within our Philippine sovereignty and jurisdiction. Mm-hmm. And mag-contravene ito sa international law and regulations, governing pati na rin yung safety on aviation. Mm-hmm. So in other words, hindi po ito yung tinatawag na easy, no, ng Pilipinas. Ito ay talagang pag-aari ng Pilipinas yung pinangyarihan ito. Ito, sir, is over Baho de Masinloc. But we have to take into consideration that wala naman talagang nag-aari sa airspace, sir, no? Mm-hmm. Nobody can claim this. This is the international airspace that we are flying in. And ito is over our sovereign territory kasi it's over above Baho de Masinloc, sir. That's why ito po talaga yung flight path ng regular na maritime patrol na kinokondak ng ating Philippine Air Force. Okay, paki-picture lang po, Colonel Padilla, if you will, please. Nasa itaas ba, ilarawan lang po ninyo sa amin, nasa itaas yung mga PLA aircraft at nasa ibaba yung Philippine Air Force aircraft natin? So tapos binagsakan sila ng flare, ganun po ba? Dalawang aircraft kasi ito, sir, no? Isang hovering above our 212i aircraft and the other performed a dangerous maneuver, sir, no? So lumiko siya dangerously close to the 212i and then nag-release po siya ng 8 na flares. 8? Nakong dami, no? Yes, sir. Opo. Wala pong ginawa itong ating AFP aircraft, no, aircraft, para din po bigyan sila ng warning, because ang sinasabi ng China is repeated warnings ang kanilang binigay. How did we retaliate in kind, ma'am? Ma'am, during the incident po, there were two radio challenges that were made by the PLA Air Force, and we responded according to our standard operating procedures. So we affirmed that we were conducting a lawful maritime patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone, and we are in compliance with international law, including the principles of freedom of navigation and overflight. Mm-hmm. So ito po yung naging, kumbaga, conversation po doon sa cockpit po natin. And hindi lang po tayo yung ginawa nila nito, ng ganitong mga maneuvers. Pati po ibang mga bansa over the airspace din, no, na malapit sa China, ay kanilang nakaranas din ng aggression from China. Nakita po ba natin how they responded, and maybe we can learn something from that? Dito, ma'am, no, yun kasing 212i, ma'am, hindi naman po ito jet, no, hindi siya fighter aircraft. Mm-hmm. So ito po is a mission-oriented na aircraft for us to conduct a maritime patrol. So ang protocols dito is, yun nga, the same as what happens dun sa dagat po. Pag nagkakasalubong po itong mga vessels and then this aircraft, is we conduct standard protocols and nag-respond naman po tayo accordingly. Ang what is noteworthy dito, yun pong ating piloto responded professionally and followed established protocols, no? And after the incident po, promptly reported na po ito sa Department of Foreign Affairs and other relevant agencies for appropriate diplomatic and legal actions po. Mm-hmm. Ma'am, nagamit ba natin dito yung currently pinirmahan natin na communication between our higher officials, between ng Pilipinas at ng China, para ma-plansya yung usapan natin dito?
With this, ma'am, no, we defer to the Department of Foreign Affairs in terms of dun sa naging usapin tungkol dyan. On the side of the AFP, ma'am, no, we continue to conduct our mission and of course fortify our differences accordingly by modernizing and of course yung ating upskilling po ng ating personnel in terms of our exercises that we conduct with like-minded nations po. Colonel, yung pong nabanggit nyo kanina na nobody really owns airspace, ano po? I remember, lagi nating napapanood ito, baka naman hindi. In reality, di po ba kapag may naliligaw na foreign aircraft, and this they do in Japan, in the United States, di po ba nagbibigay ang warning ng home nation aircraft na china-challenge nila, no? They scramble jets para i-meet yung naliligaw na aircraft ng ibang bansa. Di po ba ganun po ang SOP? Yes po sir, no. Ang isa atin, we safeguard our sovereign rights in the area while also ensuring the safety of our personnel. In this case po, our aircraft flying over this territorial waters of ours, conducting yung regular and routine activities na natin. And sila sir, no, yung lumapit sa atin and perform that dangerous maneuver. Precisely. In this case po, yung ating 212i has also promptly reported the incident po dun sa ating command and control center. Yeah, pero in this case, kagaya nung tanong ko po kanina, Colonel Padilla, it was within our territorial airspace. Tama po ba? Yes, sir. Opo. Okay, so... Over our exclusive economic center. Exactly. So airspace, yeah. Siya on top of it. Opo. So we could have challenged, di po ba, na kapag ang PLA lumapit at lumipad sa airspace ng Taiwan, nag-scramble ng jets ang Taiwan para i-meet yung aircraft na yon na medyo lumampas na doon sa kanilang airspace na tinatawag. In our particular case, could we have done the same? Tayo kasi sir yung lumilipad and sila po yung lumapit sa atin. It is not that lumipad sila sa airspace natin sir and then we reacted from the ground because we have identified them. So in this case sir, with the challenge, with the protocol sir, sinunod po ng ating pilots and crew yung protocols on the air and responded accordingly. And of course, yung kanilang rules of engagement sir, sinunod din po nila. Opo, but all the more, di po ba eh? Pumasok sila sa airspace natin para i-confront yung ating aircraft. Di ba mas seryoso nga po yun? Yes sir, that's why we strongly condemn na po, no, the actions that they made. These are all part of their ICAD operations, no, yung kanilang illegal, coercive, aggressive, and deceptive operation. So this is all part of it po. Okay. As a result, Colonel Padilla, ano po ngayon ang balak ng ating armed forces or specifically ang Philippine Air Force, what do we do now para medyo hindi na tayo matrato ng ganun ng China? Meron po bang, if it's not something that's very confidential, can you share with us what your next steps are? Despite these challenges, sir, no, the AFP, sir, will continue to perform our mandate of protecting the country's sovereignty and sovereign rights in the West Philippines. So despite the challenges, sir, we remain undeterred and we will persist in our efforts to secure our maritime zones. Over and above that, sir, yun nga, pinufortify natin yung ating defenses in terms of upgrading our capabilities, yung modernization natin, sir, talagang pinupush po natin yan, as well as yung ating strong cooperation with like-minded nations. Colonel, I'm getting parang nakukuha ko yung sinasabi ng aking partner kanina, no, dun sa pag-ask niya sa iyo, bakit hindi tayo nagpadala ng parang escort doon sa ating 212i na ship, no, na aircraft, no? Kasi what we're getting at here, I think yung partner ko din is posibleng maulit na naman ito, no, like what they're doing doon sa ating karagatan. Posibleng maulit na naman ito, posibleng mag-level up na naman yung kanilang aggression. Paano natin haharapin ito kung diplomatic means lang ang ating gagawin palagi? Same lang din ba? Puro papers lang din naman ang ating i-file again? Hindi tayo magpapakita ng mga escort na pwede naman ipadala ng AFP? Moving forward, ma'am, no, we leave it to the commanders on the ground how to
continue on with performing these missions na itong air na po ngayon itong usapin na to, no? We also have our Philippine Air Force sa area po yung ground, and we will still make do with our ano po, no, operational mix in the conduct of these activities. So makikita po natin kung ano po yung mga next reactions po ng ating commander on the ground in regards to this incident. Yeah. Okay. Ma'am, one last point na lang po. Ano. I'm not too sure kung you are privy to this, pero do you know what the proposed budget is for the armed forces for 2025 sa proposed national budget natin? Hindi ko alam yung exact number, sir, no? Yeah. But I know that it has increased and that our needs are are greatly supported po. So with the modernization po, naging re-horizon 3 nga to, sir, no? Parang na-review siya. Uh-oh. Because most of the wish list po ng Armed Forces of the Philippines were duly approved by our president. Mm-hmm. So over and above that, sir, yun nga, na-strengthen din po with the budget yung ating capabilities in terms of maritime and aerial capabilities. Ito po yung naging focus. Okay. And on top of that is cybersecurity. Ang point ko lang po naman eh, kasi in light of what has happened, I think we need more fighter jets. Sa akin naman po, Colonel, no, lasa lang po si... Pipeline naman po yan for additional procurement. Lasa na po sa akin, Colonel, before we let you go. Ang US po ay nangako na tayo itutulungan, bibigyan tayo ng military assistance, financial military assistance. May plano na po bang AFP for this? With the signing po, no, yung 2+2 natin na huling meeting, we defer it po sa DND po kung ano po yung final po na napagkasunduan po. Sa side po ng AFP, susuportahan po namin ito, and we really appreciate po, no, yung pong pag-fortify po ng ating capabilities to greatly enable the Armed Forces of the Philippines to defend our sovereign rights and our sovereign territory. Alright, with that, we'll let you go. Maraming salamat sa inyong panahon, and good morning, Colonel Francel Margaret Padilla, spokesperson ng AFP. Salamat, ma'am. Good morning.